Malaki ang kikitain ng mga nagsasagawa ng reclamation project sa Manila Bay ayon kay Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Environment and Natural Resources. Ayon sa senador, umaabot ng 1,000,000 piso ang per square meter ng lupa partikular sa Pasay. Ito anya ang dahilan kaya mayroon pa ring reclamation project sa kabila na sinuspindi na ang ibang mga proyekto. Alam niyo po, sa MOA, ang per square meter, 500,000 to 1 million per square. Kaya pag ikaw ay naka-reclaim dito sa Manila Bay, mayaman ka. Kaya nagpapakamatay silang mag-reclaim sa Manila Bay. Nanindigan ang senador na dapat mahinto ang mga reclamation projects sa Manila Bay dahil maaari itong magpalala ng mga pagbaha sa Metro Manila. Hindi anya makakadaan ang tubig na nanggagaling sa mga ilog. Sa isang pag-aaral anya, pwedeng umabot ng hanggang 3 metro ang baha sa Las Piñas City kung tuluyang mababarahan ng mga tambak na lupa ang labasan ng tubig papuntang Manila Bay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, may 2 pang natirang reclamation project na aprobado ng Philippine Reclamation Authority. Ito yung pagtatambak ng mga lupa sa harapan ng Mall of Asia Arena. Sa ngayon po, out of these 21 reclamation projects, meron po 2 na nag-ooperate na nag-comply at under strict monitoring po ng ating department at ng ibang mga ahensya. Gayunman, kahit ang DENR naniniwalang posibleng maging dahilan ng pagbaha ang reclamation project. Kasi pagka nilagyan mo itong ng reclamation sa harap, so ibig sabihin kung walang lalabasan yung mga river systems natin, maaaring magkaroon ng pagbaha sa Metro Manila. So posible yon, dahil yung dadaanan kasi ng tubig, dapat lahat yan, lahat ng nandito sa ambagsakan ng San Juan, Marikina, ng Zapote, lahat dito bagsak sa Manila Bay yan. Ngayon kung mababarahan at magkakaroon ng reclamation dyan, may posibilidad na talagang walang pagdaanan yung tubig. So ibig sabihin, babalik doon sa kalupaan at pwedeng magdulot ng pagbaha. Sa ngayon, hindi pa tiyak ng DENR kung anong itatayo sa mga reclamation project kapag natapos ang pagtatambak dito. Samantala, kaninang umaga naman ay nagsagawa ng cleanup drive ang DENR sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Dinaluhan ito ni Senator Cynthia Villar at iba't ibang mga grupo para sa paglilinis ng basura sa mga baybaying dagat. Bahagi ito ng pakikiisa sa International Cleanup Coastal Day na isinasagawa tuwing 3rd linggo ng Setyembre kada taon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.